malinis sa treasury, malinis sa accounting. Heck, then kung ganon, malinis siya at wala kang ebidensya, pakawalan mo na! Anong kinalaman noon? Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Sinabi po ni Pangulong Ani. Pangulo. Mura. Sinabi po ni Senator Tulfo, ang mga katagang, antindi po ng mga tinura na yan ni Senator Tulfo. Pag-usapan din po natin, ito pong, ano pa ba pag-usapan natin? Ito pong tungkol po sa balik atake na naman ng China, ito pong mga nabigo, no? Yung mga BBM trolls, vloggers na nabigo po na sa kanilang pangarap na iugnay sa pulburon issue, itong si Pangulong Duterte at ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, no? Balik na naman sila sa pro-China at balik na naman po sila sa pangangantsaw, no? Ito problema, no? Kinukumpara po nila yung mga ginagawa ni Pangulong Marcos sa ginawa ni Pangulong Duterte. Alam niyo po, ipagmalaki niyo na lang. Kung meron po kayong nakikitang karapat dapat ipagmalaki, no? Sa mga nagawa ni Pangulong Marcos. Pagmalaki nyo na lang po kasi kung ikukumpara nyo po, unfair po para kay Pangulong Marcos. Sa totoo lang po na ikumpara yung mga ginawa ni Pangulong Duterte kasi mahirap pong pantayan, no, yung mga nagawa po ni Pangulong Duterte. Yan po mga paglilingkod natin. Siyempre, number one si Sara, kulelat po si Tambaluslos. Kahit na ano pong gawin nilang paninira, talagang hindi po aabot si Tambi, no? Ayan po ang paglilingkod natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, o sabayan po tayong napapanood. Okay, pag-usapan po natin. Alam nyo po ako, ito una ko nakita eh, no? Ito po una ko nakita. Yung sinabi ni Rafi Tulfo, ang karagatan natin sa West Philippine Sea, natin ay papayag tayong sasakupin na rin nila. Wala akong idea, no? Kung ano nasa kalsada na natin. Yung meron, hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin. Baka yung mga kalsadang ginagawa. Kala ko literal na kalsada. Yung pala yung jeep, no? Yung mag-i-import daw tayo ng mga imported na e-jeepney. Yung mga modern jeep na i-importin po natin sa China. Yung pala yung tinututulan ni Rafi Tulfo, no? Pananakop. Kung ganyan po yung pananaw, eh kung ganun po na nasakop na po yung kalsada, aamin na po ako, nasakop na po yung kusina namin. Panay made in China. Panay made in China. Hindi hindi natin pinagtatawa ng si Rafi Tulfo. May valid point po siya, no? Kaya lang, grabe naman yung term, pananakop ng kalsada, no? Samantalang, ang gusto lang naman pala niya, bumili po tayo ng mga Egypt mula po sa mga local manufacturer. Kinukumbinsi niya yung gobyerno, yung pamahalaan na wag na sa China kasi yan po ay ayon nga dito sa SMNI, no, nangangamoy korupsyon daw ayon kay Tulfo. Nangangamoy korupsyon ayon kay Senator Rafi Tulfo ang planong pag-import ng modern jeepney mula sa China. Ako naman po, sang-ayon ako diyan. Kita niyo naman, ha. Paminsan-minsan sinasang-ayonan ni Rafi Tulfo. Ang imported China jeep daw ay cost 2.6 to 2.9 million per unit. No? Itong gustong ipalit, itong mga kaawa-awa nating jeepney driver na gustong ipalit, no? Itong mga modern jeepney na to ay nagkakahalaga po to ng 2.6 at 2.9 million pesos. Samantalang kung tayo po ay bibili sa local manufacturers, local companies katulad ng Sarawat at Francisco Motors, kaya po makabili ng mga jeepney driver sa halagang 900 to 985. Wala pa po sa kalahati. Sino pong hindi maganda po yan? No? Sino pong magsabi na pangit po yan? Kaya lang, ito nga po. No? So makakatipid daw yung gobyerno na 1.7 per unit. Maganda naman po, nakita ko kasi formang jeep pa rin. Yung, kumbaga, yung iconic na forma ng jeep ay naroon pa. Kung yung ang alam kong pinagbabatayan lang naman yung makina na kinakailangan nakapasa sa standard kung anumang makina yan. Pasensya na kayo, wala akong alam sa mga sasakyan, no? Maganda nga yan sinasabi. O, alam niyo po, magaganda po mga sinasabi ng mga senador eh. Kaya lang po, Senator Rafi Tulfo, ito po ang sa akin eh, no? Naisip niyo yan, di ba? Naisip po ninyo yan. Naisip niyo pa na parang may corruption na magaganap kung
mag-import sa China. Kasi po, sa totoo lang, ang mga imported po sa China, di ba karaniwan, mas mura kaysa sa locally produced. Oh, real talk po yan. Mas mura pa yung mga galing sa China. Ito lang po yung mas mahal lang galing sa China. Yung jeep. Eh, baka may katotohanan po yan. Una po, no, kung nangangamoy korupsyon, Rafitul po, andalas nyo pong, ano, andalas nyo pong manawagan ng investigasyon. Di po ba? Eh, bakit hindi nyo po investigahan yan kung nangangamoy korupsyon? O, ikalawa. Ikalawa po. Eh, ano pong gagawin ninyo? Makikiusap lang po ba kayo? Eh, senador po kayo. Ang mga nakikiusap lang po, yung mga vlogger, yung mga pangkaraniwang mamamayan. Kasi wala kaming power eh. Kayo po, may nakikita, magandang solusyon. Lagi nga ako nakakontra sa inyo dahil lang sinasabi natin na kayo po ay nag-grandstanding lang. Eh, patunayan po ninyo na hindi kayo panghanggang grandstanding lang. Kasi po, kung yan po ay mananatiling hanggang sa dyaryo lang. Ha? Di ba? Di ba sinabihan na po kayo ni BP Sara dyan? Nung kayo po ay nagpo-propose na tanggalin yung PTA contribution? Ano po sinabi ni BP Sara? Bakit hindi nyo po isabatas na tayo po yung mga Egypt ni natin instead na galing sa China? Meron naman palang local manufacturer. Ha? Eh dito na lang po bilhin. Yun po yung problema, yung pagkakaiba, yung action eh. Ang dami nyo na po nasabi, magaganda po lahat yan. Yan po ang problema ko sa mga senador. Kung napanood nyo yung topic ko kagabi, ang ganda rin na sinabi ni Senator Aimee, di ba? At saka ni Jinggoy, na masama yung labag sa konstitusyon. Ha? Yung pagbabayad sa dun sa may pirmahan sa tsatsa. Yan ay, sabi nga ni Jinggoy, unethical and illegal. Unethical at illegal pala. Anong ginagawa nyo bilang senador? Eto na naman, nakakita ka ng solusyon. Mura! Ha? Matutuwa kung papipiliin yung mga jeepney driver. Mas mura di hamak po. Ito po pipiliin nila. Wala sana tayong problema dyan sa modernization. Kasi huhulugan naman ng mga driver yan. Di ba? Pipiliin po ng driver. Kaya nga namumblema tayo dahil 2.6 million. Ano po sabi nung isang ano? Nung isang driver? Eh mga anak, napag-aral ko na kayo. Dahil dito sa pagdadrive ko ng jeep eh. Sa katandaan ko, hindi na ako kukuha ng modern jeep para habang buhay kong hulugan na naman. Nakapag-aral na rin lang ako. Ipapahinga ko na itong jeep ko. Eh, pag 900,000, ano pong gagawin nyo? Senator Tulpo, hindi po. Ngayon po, panay-action na dapat. No? Wala na po yung salitaan. Wala po akong tutol dyan. Maganda po yung panukala nyo. Biruin nyo yun. Sasabihin nyo na meron kayong nakita. Ano pong gagawin nyo? Eh kung ipasan nyo, ibatas nyo yan na tayo po ay kukuha lang yung mga jeepney natin, kukuha lang tayo sa local manufacturer, eh di matutuwa po pa sa inyo. Tapos, ibatas nyo na rin na yung 900,000. Pasensya na po ha. Kayo po may power para ipatupad yung naiisip nyo. Hindi po to programa lang sa radio o TV. Kami po, mga vlogger, may maisip man kami, wala po kaming kakayahan. Eh ang ganda po eh, sinasang-uyunan ko kayo for the first time. Yan, panukala nyo na yan. Maganda po yan. Ano pong gagawin natin? Yun ang problema. Press release ni Senator Tulpo sa Senate of the Philippines. Yun ang problema kung hanggang press release lang tayo. Dapat, ina-actionan po natin. Di po ba? Okay. Kaya po tayo na pagbibintangan na Mr. Grandstanding. Pero kung kada salita po natin may action, action man nata. Nakakatawa yung mga senador eh, no? Lahat, heads must roll. Lahat ng issue, meron po silang sinasabi. Eh, wala naman. Action po ang kailangan namin. Action. Okay. Alam po nila lahat ng kalutasan sa lahat ng suliranin. Ang problema, hindi po tayo nawawalan ng solusyon. Po, alam nyo naman po ang nangyari, hindi pa rin po makamove on. Ang hindi po makamove on, dito po sa pulboron at saka sa desktop issue, yung mga PR po nila Marcos, no, sila po yung hindi ano eh, sila po yung hindi makamove on, no, ayaw naman nila magmove on. Okay, eto po, bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Sila Ila Dilima naman muna. Duterte says he is not engaged in any destabilization plot even after his ex-spokes Harry Roque said BBM changed his mind on letting ICC investigator in to avoid a coup. It's not inconceivable that pro-Duterte forces are doing all pressure
is doing all to pressure government not to cooperate with ICC. Alam mo, Madam Laila De Lima, ICC pa rin na issue mo, no? Hindi po natatakot si Pangulong Duterte sa ICC, no? Natatakot si Pangulong Duterte sa ICC. Alam po namin lahat, wala pong magagawa ang ICC laban kay Pangulong Duterte. Kayo po mag-move on, pahinga na po kayo. No, nakalaya na kayo. Wala na po kayo, hindi na po kayo. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman...